here on ATV. Isang mapagpalang umaga po sa inyo mga bata. Tuklasin ang kakayahan at pagkakakilanlan, makilala at madama ang pagiging Pilipino. Dito lamang sa Sining Aralan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang unang aralin sa ikatlong markahan. Ito po si Teacher Rona, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Narito ang ating pamantayan sa pagkatuto. Una, maipapaliwanag ang tekstura at katangian ng mga bagay. Pangalawa, masusuri ang napapanahong katutubong paksang disenyo o motif na inuulit at salitan. Ang ating aralin para sa linggong ito ay tungkol sa tekstura at katangian ng katutubong disenyo. Kaya't narito ang mga gawaing pagkatuto. Una, masasabi ang tekstura at katangian ng katutubong disenyo. Pangalawa, masusuri at maipapaliwanag ang tekstura at katangian ng katutubong disenyo. Pangatlo, makagagawa ng katutubong disenyo na nagpapakita ng tekstura at katangian sa pamamagitan ng disenyong inuulit at salitan. Natutunan ninyo ang mga elemento na bumubuo ng isang kasama na dito ang linya, hugis, value, kulay, volume, espasyo, at tekstura. Laliman pa natin ang ating kaalaman tungkol sa tekstura at katangian ng isang disenyo. Ang tekstura ay ang elementong umaapila sa pandama o paghipo, sapagkat kalidad at katangian ito ng ibabaw ng anumang bagay. Ito ay maaaring makinis o magaspang, madulas o mabako, manipis o makapal, mapino o mahibo. Ngayon naman ay ating aalamin ang tekstura ng mga sumusunod. Ano ang tekstura ng tela? Ito ba ay manipis o makapal? Ano naman ang tekstura ng papel diliha? Ito ba ay magaspang o makinis? Ano naman ang tekstura ng bulak? Ito ba ay malambot o matigas? Ano naman ang tekstura ng jacket? Ito ba ay manipis o makapal? Ano naman ang tekstura ng gatas? Ito ba ay pino o mahibo? Magaling! Para sa pangalawang gawain, inyong sasalungguhitan ang salita kung saan nanggaling ang katutubong disenyo na nagpapakita ng inuulit at salitan. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-lima. Ngayon naman, kayo ay guguhit ng dalawang uri ng hugis sa isang typewriting paper at kulayan ito ng salitan. The Simple Way of Learning. Cheer on ATV.
ng isang kasuotan na may mga disenyo ng pangkat at ego. Pero bago iyan, aking muna ipapakita sa inyo ang mga kagamitan na kakailangan natin sa paggawa ng kasuotan. Una, ang Manila paper, lapis, basahan, lalagyan ng tubig, gunting, at ang acrylic paint o ang watercolor. Ngayon, nalaman na natin ang mga kagamitan na kailangan atin na itong simulan. Una, maghanda ng pattern sa Manila paper na may hugis kasuotan. At ngayon, itupit ang Manila paper at gumupit ng pag-triangular. Pangalawa, lagyan ng disenyo ang pintahan ko na ang aking dinisenyo gamit ang acrylic paint. Bago ito suotin, dapat patayuin mo.